Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Lang yan sa inyong programang Laguna Moms! Laguna Moms! At ngayong araw, dahil new episode tayo, new Kamamshi guest na naman ang ating mga kasama, dahil makakasama natin ngayon ang isang businesswoman na mula sa bayan ng Los Baños, Laguna. Kaya, huwag na natin patagalin
Laguna Moms, Laguna. Namang napakaganda ng ating Mamshi guest for this week. Please welcome ang Mamshing negosyante ng Los Baños, Laguna, Mamshi Apple Valdez. Laguna, hi. Moms, Laguna, Moms, Laguna. Saya pala dito sa Laguna, Moms. Hello po, Mamshi. Welcome po dito sa ating programa, Mamshi Apple. At talagang napakaswerte namin dahil ikaw ang aming bisita sa araw na ito. Ngayon, Mamshi, simulan na natin ang pinagkakaabalahan mo ngayon, Mamshi Apple. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, mayroon akong online food business. Yan. Wow, Queen's mukhang Kitchen. Masarap yun ah. Masarap yun. Anong pangalan po na inyong business? Queen's Kitchen po. Queen's Kitchen. So, wala siyang physical store? Meron. Meron din. Yes, meron. Pero you accept pwede online mong, orders? Pwede mong i-ano yun? Yes, promote mo muna ang siya. Ang physical store po naman is sa Maahas, Los Baños, Laguna. Yan. Okay. You can like our page, Queen's Kitchen po. Ayan. So, dapat tapasyalan din natin oo, yun. Oo nga. Yes, dapat matikman natin yung mga recipe niya. Mga recipe. Dapat nagpapadala ka dito sa mga staff, crew ng Laguna Moms. Sa next para meeting. Naman busog-lusog ang mga Momshi. Talagang gutom na kami, ano? Joke. Magandang gutom. Magandang gutom. Thank you so much, Momshi Apple, sa compliment niyo para sa amin. Pero talaga kailangan namin, aantayin namin yan. Siyempre, asahan nyo. Hindi mo aakalain. Yes! Thank you so much! Wow! Mga ka-royal viewers, kaya punta na kayo sa Queen yeah. Kitchen. Kailangan magbigay ako, nangako ako sa royal, ano, TV. Yes. Ayan, so pag-usapan naman natin, Momshi Apple, yung iyong mga unforgettable moment sa iyong buhay. Yung nakakaiyak muna na istorya. Hala, nakakaiyak. Meron bang nakakaiyak na istorya? Yan. Laging nakakaiyak. Joke lang. Wala ko masyadong as a mom. As a mom, oo. As a mom, as a wife, or whatever. Sa pagkadalaga mo, sa mga experience mo sa yeah. buhay. Pero yung siguro pinaka, as a mom, no? As a mom. Laging ganun, no? Yes. As a mom. Recently, siguro yung, ano, yung before, kasi nag-take yung daughter ko sa UPLB. And her dream course is BS Bio. So, nung nakita ko na sa Facebook, nagpo-post na yung ibang mom na kung, I'm so proud of you, mga ganun na. So, sabi ko, tingnan mo na yung result, tingnan mo na. Kasi parang nagpapanik na kami, ganun. Tapos, nung pagtingin namin sa result, pending. So, syempre, pending. Ano? Yes, parang nalungkot ako. And then, sabi niya sa akin nung anak ko, ay, naiyak talaga ako. Sabi sa akin nung anak ko, Mami, hindi naman siguro ako sasaktan ni Lord ng ganito. Sobrang, Lord, ano, paano ba? Hindi ko alam ang isasagot. And then, I want to cry on that time, pero kailangan ko maging strong para sa kanya. Which is, may plan pala si Lord, much better. Parang pinapakaba ka niya lang. Pinapakaba. Yes, binigyan niya lang ng pitik ng konti. Yun pala, 2 courses ang ipinasa niya. Yes, wow, diba? Talaga naman, di ba? And naipasa niya yung dream course niya na BS Bio. She's planning to take medicine kasi. Yan. Ano naman yung mga nakakatuwang pangyayari bilang nanay? Madami. Kasi siguro nakakatuwa na din yung pagkamalan kayo ng mga anak mo na magkakaibigan. Parang compliment sa akin, natutuwa naman ako. Parang kaibigan mo lang pala para yung mga anak. Yes. Kasi edge mo na lang yun sila, no? Kasi may yung panganay ko is 20. And then yung sumunod is 19. Bata ka pa nung nag-asawa, yeah, diba, 19, Mamshi Apple? 19, yes. And then yung bunso ko is 17. So, talaga namang sunod-sunod yes, lang yung sila. Yung hilig nila, hilig nagiging hilig mo din eh. Hindi kayo magkalayo ng mga, even the style, even the fashion. Parang parehas kayo. So, natutuwa ako sa mga bagay na gano'n. Lagi ako nagtatanong, sinong mas love mo? Ah, ay, may ganun kang factor. Yan eh, feeling ng mother. Ako may 2 kids din kasi akong mga lalaki. Hindi naman
actually jealous, pero meron kang feeling na may kunting kaba, yes. May fear na parang yes. Baka mag-asawa na to. Mm-hmm. Yung ganun. Tapos yung feeling mo na, syempre, parang baby pa din kasi. Yung hindi mo alam kung kaya mo silang i-let go. I-let go. At kung kailan. Oo. Pero alam mo naman sa sarili mo na at dadating ka sa punto na. At dapat talagang i-let ready go. Natin. Yes. Kailangan lang natin silang i-ready. I-ready lang. At saka yung ating mga sarili bilang magulang, nire-ready din talaga natin yan eh. At talaga namang nakakatuwa ang ating kwentuhan. Ngunit, bibitinin po muna namin kayo sa pagbabalik ng iyong programa. Mom, she's saya! At Mom, she's sa ganda! Ang Laguna Moms! Na tayo, Laguna Moms, la-la-la. Bros, look at her. Wow, she's there, you go. Sengagina, ni orguri sengagina. Georeul baraboni, jeongmal jeongmal motsenggyeonne. Motsenggyeosseo, neol gatin motsenggyeosseo. Mamshi guest for today, si Mamshi Apple Valdez. Bati po muna ulit kayo, Mamshi, sa ating mga Royal viewers. Hello po mga ka-Royal viewers sa TV6. Yes, welcome to Laguna Moms. Napakalamig, napakasarap pala dito sa Laguna Moms. Parang gusto kong bumalik dito every month. Every month? Yes. Oh, every month din siya magbibigay ng ating food. O siya, pabalikin natin. Kahit everyday ka nga din dito eh. Pwede na rin na yun, Ma'am Shin. Yes. Naku, baka tumaba lalo si Direk na. Yung mga staff dito, punong-puno ng pagmamahal sa iyo. Kaya pwede ka araw-araw dito. Yes. Araw-araw food. Araw-araw food. Busog-lusog ang mga Ma'am Shin. Akala mo naman talagang nakain siya. Oo nga eh.
Tingnan mo naman kung gaano ka-sexy. Hindi ko nga alam, parang 23 na lang ang diba? Bewang niya. Saan ba nilalagay ang pagkain niya? Yes, napaka-sexy ng at syempre, Ma'am Shi, pasalamatan muna natin ang ating mga royal viewers. Salamat sa pagtutok at pagsubaybay niyo sa amin. Syempre, yung mga nag-aabang sa amin dyan, Kapechay, Kamam Marcim, at ang mga ka-Laguna, Laguna Moms, Bilya Antorium. At maraming salamat sa aming makeup artist, Beshi Heart. Ayan, so ako naman, nagpapasalamat ako dun sa aking mga friends na nakasupport dyan, ang aking mga friends na meron kaming tinatawag na madres. Oh. Yan, mga group of friends, thank you sa inyong suporta. And thank you sa si Collection sa aming wardrobe. Ayan. Yes, kung kayo... Ay. At kay Nay Rodwen Santiago, thank you so much. Ayan, kung kayo ay gustong makapagsuot ng ganito kagagandang mga damit, pumunta lamang kayo dun sa Santa Cruz. Dun sa may palengke lang po, mga Mama Mshis. Sassy Collection. At kanina nga ay nakilala na natin ang unforgettable moment ng ating Mamshi Apple. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang love life sa buhay. Interesting, Mamshi! Ayan, so pag-uusapan naman natin ngayon, Mamshi Apple, ang iyong buhay may asawa. Sang banda? Kumusta? Sang banda? Ang dami kasing area. Sa bandang, sa banda dito, banda yung Kaliwa ba? Yung pinakamasarap o yung masarap? Doon muna tayo sa pinakamasarap. Masarap? Sa masarap muna ba? O? Yes. Sa masarap muna tayo. Sa pinakamasarap. Oh, sa pinakamasarap. Ay! Ang ano pinakamasarap na part kasi yung parang magkaibigan talaga kayong mag-asawa. Ayan, naman pala. Ayun pala yung ganon. Sarap. Kasi komportable talaga kayo sa isa't isa. Walang secrets. Wala. Secrets. Yung nakakausap mo ng heart to heart. Yes. Correct. Yung open-minded. Kahit anong sabihin mo, hindi ka pinag-iisipan ng masama kahit yes. Naluluka-luka ka na. Yung pwede kayong mag-shot puno. Yes. Oo, shot puno. Yes. Tapos yung puno. Yung mo na kailangan ng kaibigan mo. Ah, siya pa lang. Siya na lang. Sapat na. Ayan, ingredients. Wow, grabe naman talaga. Shoutout mo naman si, ano, hello, si Mister. Hello, Daddy Dudes. Sana all may Labby Dudes. Oo, sana all talaga may Daddy Dudes. Hello, nasa bahay siya ngayon eh. Absent sa work. So happy talaga si Ma'am Shi Apple sa kanyang buhay may asawa. Yes. Correct. Happy. Kitang-kita naman na sa mukha niya talaga. Happy and contented. Sana all. So, Ma'am Shi, sa iyong buhay may asawa, ano naman yung nakakalungkot na parte? Nakakalungkot na parte? Meron ba? Parang wala masyado eh, parang normal naman. It's normal na mag-away kayo, dadating kayo sa puntong ganun. Even na matagal mo na siyang kasama, may madidiscover ka na bagay na eto pala siya. Which is, iniisip ko na lang na ang isang taong mahal mo kasi hindi mo yan mahal bilang maganda lahat ng maganda sa kanya. You have to love the, pangit na part niya bilang tao, di ba? Yes. So, kailangan mo yung embrace all the things that he had kasi kailangan matanggapin kung anong meron siya. So, hindi ko yun tinuturing na pangit na parte. Mm-hmm. Kasi yun yung way na you've learned. Mm-hmm. Strong. And, yeah, and then magiging strong yung relationship nyo. Yes. So far, wala pang pangit na parte. It's all blessed. Even the pangit na part kasi tinuturing kong blessing yan eh. Mm-hmm. Kasi after all, at the end of the road, marirealize mo, yung pangit na part pala nangyari yun kasi para matuto kang maging ganito. Yes, oo. Lahat may learning talaga. Oo. Everything happens for a reason, yeah. Ma'am Shi Apple. Mm-hmm. At saka pag mahal mo ang isang tao, may mga weaknesses talaga. Lahat naman tayo may mga weaknesses talaga bilang tao. So kung mahal mo isang tao, dapat tanggap mo siya. Yeah. Oo, kailangan mo i-embrace lahat yung mali man yan or whatsoever. And siguro along the road, along sa journey na yan bilang mag-asawa, nagkakaroon naman tayo ng learning bawat isa. Basta willing ang bawat isa na tanggapin. Oh, acceptance. Diba? Accept talaga ang pagkakamali. Saka acceptance, respect sa isa't isa, yun yung number one. Yung mga ingredients para pagsasama. Maging... matagumpay yung pagsasama. Yan yung susi ng tagumpay nila, Ma'am Shi. Commercial break muna dahil mamaya sa ating pagbabalik, pakikitaan tayo ni Ma'am Shi Apple ng kanyang Alga trademark nung siya'y sumali sa Mrs. Laguna Philippines 2020. Sa pagbabalik yan ng ating programang
Mamshi sa saya! Mamshi sa ganda! Ang Laguna Moms! Bros, look at her. Wow, she's there you go. Hi. Isang Laguna Channel, walang kapantay ang Royal Cable TV 6! At kanina nga ay napag-usapan natin ang buhay asawa ni Mamshi Apple. Ngunit balita namin ang iyong pagiging Mamshi ay hindi lang sa business, kundi sa pagiging pajetera. Maari mo bang ikwento sa amin ang iyong best experience sa Mrs. Laguna Philippines 2020? Yan yun din yung pinakamagandang part na nangyari sa buhay ko na dream ko kasi yan eh, na yung pageant, mahilig ako sa pageant. So, ni sa hinagap, wala na na parang makakasali pa ako sa pageant kasi may anak na ako. At saka na-mention mo kanina, wala tayo sa cam na ikaw ay maagang nag-asawa. Yes, so hindi mo nagawa yung talagang dapat ang yung hilig mo. Yung hilig mo. Yun pala, may sarili kang timeline. Diba? So, nangyari yan sa akin nung bilang nanay na, mas maganda pa kasi ang pinakamagandang part talaga na pagsali, yung may mga nakilala ka, mga sisterhood mo. Like, si Mamshi Tess. Wow. Yes, kasi batch kami. Magka-batch kami. Yes, nag-banding kami. Mm-mm. Lalaman ko na yung buhay-buhay namin sa isa't isa. Yun. Mm. Yung parang sisterhood talaga na iyak kami sa isa't isa, ganon. May tampuhan, pero at the end of the day, we're sisters. Yes, oo. Totoo yun. Ako nga, napapabilang na rin ako sa mga, ano ba yun? Mrs. Laguna? Oo, beauty queens na itong mga katabi ko dito. Try mo. Kasi pwede, ma'am, si Jen. Napipil ko tuloy na ako yung isa na rin beauty queen. So, ma'am, si, yung sabi mo nga, ano mo siya, pangarap mo siya nung ikay bata. So, natupad mo nitong ikaw ay may asawa na. Mami na. Oo. Ano naman yung unforgettable moment mo nung ikaw ay sumali sa Mrs. Laguna, yung 2020 journey mo? Yung
nanalo ako? Yes. Mrs. Laguna Tourism 2020 and Mrs. Laguna second runner-up po. Wow. Yan. Ang galing naman din kasi naman talaga ni Ma'am Shi Apple noon. Kasi balita talaga ko yung mga aura ni Ma'am Shi Apple Pack na pack, Ma'am Shi. Kasi nung sumali ako, hindi ko naman nilagay sa head ko na, kailangan manalo ako or manalo ako ganyan. Wala talaga, as in, wala. Meron kasi kaming advocacy. Yes, oo. Ano yung advocacy mo? Yes, ang advocacy ko is about sa farmers. Mm-mm. Kasi ang father ko is a farmer. Mm-hmm. So kailangan maging maging hope ako ng mga farmer. Mm-hmm. Maging voice inspiration. Ako nila. Yes, yun. So, kasi nakita ko kasi yung sa Mrs. Laguna is marami kasi sila ding mga naitutulong sa mga tao, ganyan. Mm-mm. Nagiging inspirasyon sila ng mga kababaihan, women empowerment, etc. Sobrang dami. Mm-mm. So, parang gusto kong sumali kasi parang crown with a purpose ka. Yes. Oh, correct. So, saka naging instrument ka rin, yes. Di ba? Para maging boses ng magsasaka. At saka bihira yon yung ganong advocacy. Ngayon kasi, yung ko lang narinig. Kasi saka sinuport niya talaga yung father niya. Di ba? Ngayon ko lang narinig yung advocacy for farmers. Kasi kadalasan yung parang, sige, woman empowerment, mga depression, anxiety, yes. Women na mga parang na nagkaroon ng mga battered, ganyan, mga gano'n, no? Pero yung abused woman. Tapos, ngayon ko lang narinig yung farmers na advocacy, which is napaka-wide nung nung idea mo. Saka, kasi yung niya kasi sa pamilya, Parang tulong niya sa family niya. And not just the families. Yes, sa lahat ng mga magsasaka na mabigyan sila ng boses, di ba? Ayun. Kaya, napunuan ko yung part ko na yun sa pageantry. Okay. As in, dahil sa Mrs. Laguna, Philippines. Oo. At saka dreams come true, yes. Di ba, Ma'am Shi? Oo, masaya yun. Tsaka yung sister mo na nakilala doon, until now, your friends. Yes, yun. Yun yung pinaka-mahalaga. Kasi Ma'am Shi, sa pageantry rin naman . Kasi hindi mo naman aim na talagang manalo. Just experience. Enjoy. Kasi learning naman tayo. Lahat tayo, nadadapa. Pero at the end of the day, kailangan mong tumayo. Tapos may mga makikilala tayong mga sisterhood, di ba? Tapos yung mag-jive yung mga kalokohan nyo, kalokahan nyo, di ba? Ayun, doon kami nag-jive. Yes, at saka ang maganda kasi doon, yung nagiging inspirasyon tayo ng kapwa natin, kababaihan. At sila din naman ay nagiging inspirasyon natin. Mm-hmm. Kasi iba-iba tayo ng mga karanasan . So talagang grabe ang ating mga learning sa ating mga Ma'am Shis na nagiging guest dito, lalo na kay Ma'am Shi Apple din today. Pag-usapan naman natin, Ma'am Shi, ang tungkol sa iyong negosyo. Ayan na yung negosyo niya, Ma'am Shi. Kailan ito nag-umpisa? Noong March 2021. Pandemic, Ma'am Shi? Pandemic. After? Pandemic. Yeah. Pandemic. Bakit mo naisipan yon? Bakit mo naisipang i-put up ang business na yon? Actually, kasi may mga friends ako na mga gays. Mm-hmm. Mga gays. So, lagi silang nasa bahay. So, noong time na yon, di ba, wala, bagsak lahat. Ng mga, kasi walang event, so walang makeup. Most of them is a makeup artist. So, walang events, walang silang bracket. Kita. Bracket. Yes. Oo. So, sabi ko, online food business kaya tayo. Para may pagkabuluhan ng ating shot puno every day. Kasi 'di ba, habang nag-shot puno, 'di ba, doon ka nagla-learning kayo, nagpapasahan na kayo ng usap-usap ng ideas, Ma'am Shi. So ngayon naman, malamang Ma'am Shi, tuturuan tayo ni Ma'am Shi Apple ng kanyang trademark aura sa kanyang pagmo-model. Yung ginamit siguro ni Ma'am Shi Apple na aura dun sa Mrs. Laguna 2020. Okay, sige. Go tayo dyan, Ma'am Shi! Go, Ma'am Shi! Dito ka, Ma'am. Dito ako. Sige. Kailangan magkakasabay na tayo. Kaya ko ba to? Siyempre, Ma'am Shi, ikaw muna. Sabagin ka daw, Ma'am Shi. Ma'am Shi, ikaw muna. Bago, muna. Kasi gagayahin ka namin. Kasi yung aurahan mong pangkabog na kabog. At kailangan, pinaka-importante talaga dyan ay confident ka. Feeling mo, ikaw ang pinakamaganda sa stage. Ganon. Kailangan malaki ang tiwala mo sa sarili mo. Iyan, Ma'am Shi. Buong-buo ka at ipakita mo ang totoong ikaw sa pagrampa. So, rarampa tayo. Iyan, mga Ma'am Shi.
Oh, pack na pack si Ma'am Shia Paul. With music? So, sabay-sabay na tayong tatlonan? Hindi, ikaw muna, ako Ma'am Shia. Okay, okay, ikaw okay. Lang, Ma'am Shia. Okay. Okay? Yan na. Jen. Karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Yan, go Ma'am si Jen. Talaga naman ang napakagaling ni Ma'am Shia Apple. Ang galing. Sana all maging ganon. Magti-training ako sa kanya kung paano yung mga paganyan-ganyan. Ayan. So talaga namang napakagaling ng ating Ma'am Shia Apple sa kanyang pag-aura. Ngunit sa aming pagbabalik, ay malalaman naman natin ang mga Ma'am Shia tips ng ating Ma'am Shia guest na si Ma'am Shia Apple today. Bilang very good Ma'am Shia para sa kanyang mga anak sa pagbabalik yan ng ating programang Ma'am Shia sa Saya at Ma'am Shia sa Ganda ang Laguna Moms! Laguna Moms, la 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 Laguna Moms, Laguna Moms, la Bros! Look at her. Wow. Where is she just there, go? Hi. La la la. La 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 la. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각이 나. 생각이 나. 네 얼굴이 생각이 나. 거울을 봐. 보니 정말 정말 못생겼네 못생겼어 널 가기엔 못생겼어 쿵쿵쿵 대는 가슴이 말해 이 소리를 들어봐 살며시 달랄라 멋진 음악 같게 내가 널 지켜줄게 ating programang Laguna Moms dito pa rin sa Royal Cable TV 6. At kanina nga nakita natin ang galing ni Ma'am Shia Apple Valdez sa kanyang Audra trademark. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ang kanyang pagiging hashtag Ma'am Shia Life. Ayan, para sa kanyang mga anak. So, ayan na.
Pag-usapan natin, Mamshi, ano ba yung iyong Mamshi life para sa iyong mga anak? Maganda. Paano ka maging nanay? Oo. Yung very good Mamshi. Oh, very yes. good Mamshi. Open kami sa isa't isa talaga. Kasi yun yung binigay ko sa anak ko, yung pati yung comfortable sila sa akin. Na maging open, pangit man yan, maganda man yan, sasabihin nyo. Sabi ko sa kanila. Walang secrets. Yes. Oo. Parang secret. Kung ano man yung may pinapagdaanan nyo. Matutulungan sila. Kasi magkakaiba yan ng ugali. Yes. Kahit pare-parehas ng way mo sila palakihin. Lalabas mm-hmm. yan, paglakinan, magkakaiba yan. So bilang mm-hmm. ma'am, sa ating mga parent, mahirap pag-adjust mm-hmm. sa kanila. Yes. Magkakaiba din sila ng hilig. Uh-oh. Kasi na hinayaan natin silang lumabas yung totoong personality sila. Development nila. Mm-hmm. Totoong sila, yan mm-hmm. sila. So, tsaka never ko silang kinumpare sa isa't isa. Yes, tama. Important. Oo, kasi pangit kasi yung comparison, di ba? Oo. The OST scholar ang anak ni Ma'am Apple. Mm-hmm. Oo. So, doon pa lang, oo. Makikita din natin yung, siguro yung upbringing, di ba? Kasi yes. pagkaganyan, na mold mo yung bata na mag-aral, mm. hindi naman ganun yan magsisikap kung hindi rin inano ng magulang. Hilig talaga niya mag-aral. Oo, oo. Saka syempre, nakita, nandun ka rin kasi oo. Sa tabi niya. Oo. So, nakikita niya yung hirap mo. Oo. So, siguro reward yan sa'yo yes. ng iyong anak, mm. di ba? Oo. Alam mo, dugsong ko lang dun sa pagiging good mamshi talaga natin. Itong mga anak natin talaga, ako nga sinasabi ko din yan na walang ibang tatanggap sa'yo, magulang mo, nanay mo. Kaya nga sabi ko nga, pagka minsan may mga ganyan din tayong ano eh, no? Sabi ko sa mga anak ko, pamilya tayo. Ano man ang kakulangan, ano man ang pagkakamali mo, walang ibang tatanggap. Unang-una yes. ang nanay. Mm-hmm. Tsaka tayo ang iintindi talaga yes, sa kanila. Oo. Ang nanay kasi talaga. Kasi usually, si daddy, yung mga daddy kasi, pag mm-hmm. nag-provide yan ng things for family, okay na. Not mm-hmm. not all naman. Mm-hmm. Meron din naman silang mga bonding moments, mm-hmm. pero yung mga bagay, mga details, maliliit na bagay, sa mami talaga sila sa nagsasabi. Sa nanay talaga. Totoo mas, yun. Mas ano talaga? Yes. Mas close kayo. Mas comfortable talaga sila sa mga nanay. Oo. At saka tayong mga mommies kasi, hindi pa nagsasalita yung anak mo, yung instinct ramdam, mo, ramdam mo ramdam eh. Mo na, no? Ramdam totoo mo yan. Eh. Ano? Kung may sakit ba to, nasaktan ba to, problema. Kung masaya ba to ngayon, di ba? Kinikilig ba siya? Ganon, di ba, Ma'am? At masarap sa pakiramdam ko, nakikita natin lagi yung ating mga anak na masaya. Totoo pero yan. Pag may mga pinagdadaanan, parang ikaw din, oo, sakit sa puso. Hindi ka mapakali. Diba? Hindi ka mapakali sa may problema, may something. Oo. Ang mahirap doon, pag tinanong mo, hindi nagsasabi. Oo. So parang, wow, saan ako nagkulang? Bakit ganito ang anak ko? Manguhula ngayon tayo, mga mamshi. Pero minsan, isipin din natin, hindi din sila ready minsan yes, sabihin. Kasi correct. Nire-respect ko yan. May mga moments di kami, sige anak, kung hindi ka pa ready sabihin, uh-oh. Okay lang. Tama. Pero tandaan mo na maiintindihan kita. Yes. So, later on, nalapit yan sa'yo. Sa kanya sasabihin. Komportable na siya. Oo, correct, correct. Kaya bigyan natin sila ng pagkakataon mo. Oo, oras na talaga mag-open. Ako mayroon akong anak eh na, alam mo yun, yung okay siya. Pero pag dumarating niya yan sabay, sasabihin niya sa akin, Mama, payakap. Uh-oh. Yung gaganon na, nako, natutulo na yung uhalo. Luha ko. Kasi alam ko na meron. And ang sarap din sa pakiramdam naming mga nanay na lumalapit yung anak at talagang mamapayakap. Oo, so, kasi, diba pag tayo pagod na pagod, tapos yung naglambing sa'yo yung anak mo, no? Oh, yung yes. parang yung pagod na wawala na, ang diba? Worth it eh. Worth it lahat. Yung parang galing ka sa work, tapos yung yakap niya lang. Tapos minsan pagluluto ka pa, ma'am, 'di ba, ma'am, she meron 'yan. Mami, gusto mo ng pansit canton, luto kita. Oh, 'di ba? Kahit simpleng ganun, yung parang yes. yung ramdam mo, wala na yung pagod. Saka yung pag may nagtanong sa iyo, no, ah, anak mo 'yan. Parang proud na proud ka, no? Yes, anak ko 'yan, ganun. Yes. Talagang lahat ng, syempre hindi naman sa buhay yung mag-asawa, sa buhay yung pamilya, hindi naman lahat 'yan smooth. Meron kayong mga nagiging problema. So, lahat ng problemang napagdadaanan nyo, wala lahat. Bali, wala lahat pag nakita mo kung ano ang yes, resulta. Ano, mga naging ano ng anak. Yung makita mo yung worth talaga yes. yung pagiging nanay mo, pagiging parents mo, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan, so Mamshi Apple, medyo meron akong naringgan ko yung mga palaka sa labas. Sabi nila sa akin, ikaw daw ay maagang nag-asawa.
Yes po. Kokak, mamshi. Mga palak. Pwede ko ba makilala yung mga palak? Mamaya papakilala ko. So, at may mga kamag-anak pa yan. Ay, oo, madami yan. So sabi kasi nila, maaga ka daw nag-asawa. Sobrang aga. Oo nga, di ba? 5 a.m. O, di tama. Tama sila. Tama yung mga palaka. Tama yung mga palaka. Nakita nila ako. Kasi, anong sabi ng palaka? O, sige. Tapos, sabi kasi, syempre, nagtataka sila eh. Paano mo ba na-survive yung mga struggles mo noong early age ka? Ayaw tumigil sobrang, sa pagtaong. Hindi siya makamove on sa palaka. May kakilala kasi kami mga palaka. Parehas yung kilala namin. So, ayan yung mag... Kasi maaga nga ako nag-asawa. So, paano naka-move on? Paano mo nalagpasan? Ah, nalagpasan. O, kasi di ba ang hirap nun? Pagka early age ka, tawang shock. Oo, ka kasi di ba ibabash ka. Kasi ano sabihin, ko nun 19. So, 40 na ako ngayon. Nalabasan ko na kasi yung panahon talaga. Yes, oo, yes. Pero kasi yung mga age na gano'n, di ba, sasabihin, ay, ang landi naman yun. Aga-aga nun. Totoo. Di ba? So, ang daming basher sa'yo niyan, di ba? Ang dami. Parang sila ba yung mamamroblema ng panggata? So, mga ganon. Yung parang, imbis na makatulong sila, even na hindi financially, mga word of wisdom lang, ganon. Yung mang-iintriga pa. Madami talagang mga palaka. Yung mga palaka yun. Sakit na ng Pilipino yun. Yung mga kokak. At i-share ko lang talagang, hindi lang ako yung bata. Kasi 18 ako nabuntis, so nanganak ako 3 days before 19. Yung asawa ko, proud na proud ako, he is 15. Wow, he was diba? Just 15. Pero responsible, oh. May paninindigan, ma'am, she. Oo, pero kasi, until now, magkasama kayo. So wala talaga sa edad yan. Ang maturity ng tao, wala sa edad talaga. At saka, parang, so andiyan na so nung una talaga so hindi ko na matandaan yung mga iniisip ko noon eh pero si Lord kay Lord lang talaga ako map. And my husband is third year high school that time. Younger siya sa iyo noon. Child abuse. Buti lang ako nasuhan. Siya. Buti hindi ka demand. Na child abuse ka pa. Ito ang kasuhan ng rape, na-realize ko. 18 siya. 18 ka? Ikaw 15? Oo. Baligtad na ngayon, mamshi. Oh, buti hindi ako binaligtad ng biyanan ko. Hello po. Buti lab na lab ka ng biyanan mo. Yes. Noong una, hindi. Ay, yung una, hindi. Mga 1 month, hindi nagsasalita yung biyanan ko talaga. Kung nagkataon, kulong ka, mamshi. Oo. Sabi ko, ayan, nyari ka sa biyanan mo, nanonood siya. Nanonood pa naman yun, naka-royal cable yun eh. So, nung nag-start kami ng family, siyempre, may mga segue siya, iinom. So, talaga nag-start kayo ng family? Yeah. At together. 15 and 18. Ah, 19. Yes. Oh, together. Okay. Together alone sa sariling bahay. Oops! Wait muna dahil sa ating pagbabalik as mas kikilalanin natin ang pagiging mamshi ng, sa segment na Guilty or Not Guilty sa pagbabalik yan ng iyong programang Mamshi sa Saya! Mamshi sa ganda! Ang Laguna Moms! Laguna Moms, Laguna Moms! Bros! Look at her! Wow! She's there, you go! Hi!
Laguna Moms. At yun na nga, nagbabalik ang ating programang Laguna Moms dito pa rin sa Royal Cable TV 6. Ngunit kanina ay maraming tips ang nalaman natin kay Ma'am Shi Apple. Ngunit bago tayo magtapos, kilalanin natin si Ma'am Shi Apple sa ating segment na Guilty or Not Guilty. Ang portion na ito ay hatid sa inyo ng Wellby Pharmacy. Sa Wellby Pharmacy, mabisang gamot sa murang halaga. Please visit their branches in Pila, Pagsanhan, Barangay Calios, and Barangay Sambat, Santa Cruz, Laguna. And please don't forget to like and follow their social media accounts, Wellby Farm. Laguna Moms, dalang na at tumutok na tayo. At nandito naman ang Sangyup Salaman! Siguradong mapapasay ka ng salamat dahil sa sarap ng kanilang unlimited at sulit na sangyup sal. Kaya sa sangyup salamat, unlimited food, unlimited happiness! Please visit their branches at Paseo de Santa Rosa, Santa Cruz, Laguna, Los Baños, Laguna, at Calamba, Laguna. And you can also follow their social media accounts na nakikita nyo sa aming TV screen. Kaya tara na sa Sangyup Salamat! Oh, thank you so much! Sangyup Salamat! May promo po sila ngayon! 3+1! Kaya tara na mga ka-Royal Viewers, Laguna Moms! Kain na! Sangyup Salamat! Laguna Moms! At syempre, ang Wellby Pharmacy. So marami po silang branches dyan sa Laguna, nabanggit natin yan, no? Kung gusto nyo ng murang gamot, dun lamang sa Wellby Pharmacy! Ang dapat mo lang gawin dito ay ipakita ang placards ng iyong hawak kung ang iyong sagot ay guilty. At ipakita mo naman ang placard na hawak mong not guilty kapag ang iyong sagot ay not guilty. Para nakakatakot to. Nakakatakot na. Okay lang yan, Ma'am Shi. Ayan na tayo. Sige, Ma'am Shi, ikaw ang sa okay, unang Ma'am Shi Apple. Bilang housewife, dumating ka na ba sa punto na matinding pinagseselosan sa asawa mo? Guilty or not guilty? Not guilty. Oh. Ay, bakit mawala not guilty? So, hindi silosa si Ma'am Shi Apple? Hindi ako silosa. Wala kang matinding pinagselosan? Pwede ka bang sabihin to, Daddy Dudes, na may naging babae? Pwede. Hindi ko sasabihin sa kanya yung airing time nito talaga. May naging babae siya, pero sorry, hindi ako nagselos. Oh, yeah. I love myself. Completely. Ang taray, pak na pak si Ma'am Shi Apple doon, ha? Hindi, kasi ganito po yung mga technique. Ganito, bigyan na natin sila ng kaunting ano. Technique, Ma'am Shi. So, di ba pag nagmamahal tayo, make sure, mas mahal mo yung sarili mo. Para kung magkulang siya, hindi ka kulang. Correct. Ayan pala yung ingredients ni Ma'am Shi Apple. Kaya pala sila tumagal ng... May forever talaga siya. May forever din talaga. Siguro mga... Nandiyan lang sa tabi-tabi. Saan banda? Diba, saan banda kaya? Saan banda nga ba? Baka kasama ng mga palangka. Baka kasama ng mga palangka sa labas. At may mga kaibigan pang kasama. Oo nga. Ayan. So, susunod nating tanong, bilang Ma'am Shi ng iyong mga anak, noong bata ba sila, napalo mo sila dahil sa kakulitan? Guilty or not guilty? Napalo? Paano mo sila pinalo? Sa puwet? Sa kamay? May rules kami eh. Sabi ng asawa ko, pagpapaluin, padapain daw ng maayos. Basta paluin sa, basta na lang, na kahit ibang part. Para alam nila yan, may parusa, kasi may ginawa ka ganito. Pero make sure, you have to explain kung anong nangyari. Hindi ka lang basta magagalit. Basta mamamalo. Kailangan explain mo, bakit ako nagalit, bakit mali. Ganun. Tsaka pakinggan mo din sila, bakit nila nagawa.
Kailangan hindi nun. Lang puro tayo yun. Yes. May karapatan din sila. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, anak, pag may mali din kami, pwede kayo magsalita. Yes, lahat tayo may freedom dito sa bahay. May correct. Voice. Maganda sa pamilya kasi yung kahit tayo ay magulang, tumatanggap tayo ng mali. Oo, totoo. Kasi hindi naman tayo perfect. Yes. Yes. Hindi pwedeng yung tayo dahil magulang ka, ikaw lagi ang tama. Tama, hindi pwede yun. We should also know how to say sorry sa ating mga anak. Correct. Diba? Tama para ka dyan, Ma'am. Para maramdaman nila yung totoong pagmamahal ng bilang magulang. Meron ka bang mga panahon na nalilimutan mo yung anniversary ninyong mag-asawa? Guilty or not guilty? Wow! Matandain si Ma'am Shi! Perfect! Talaga naman forever, Never kong nalilimutan kasi May 14 yung wedding, May 15 yung bonus. So, magkadikit. Hindi mo malilimutan. Ayun naman pala yun. Bonus sa government. Eh. Actually, ang hindi na talaga nakalimutan ay yung bonus. Oo, kasi may bonus eh. Never. Never ko talaga nalimutan. Even na yung naging mag-on kami as girlfriend and boyfriend, never ko nalimutan. Tapos, bati, ganun. Dati nga may letter pa kami. Kinikilig ako. Nakakilig pala dito sa Laguna, Ma'am. Feeling ko talaga, 18 years old ako talaga. Diba? Feeling yan. Yeah. Masarap din kasi minsan yung may magre-remind sa'yo ng mga nangyari. Magre-reminis tayo ng mga nakaraan. Mga ka-royal viewers, comment muna kayo dyan, live! Ayan, so talaga naman nakakatuwa at tapat na tapat sumagot ang ating Ma'am Shi Apple. Pero bago tayo magtapos, Ma'am Shi, baka may gusto kang i-promote o i-shout out. Yes, shout out po sa aking makeup artist, Glamour by Z. At saka po sa Queen's Kitchen family ko na nandyan lagi nakasuporta. At sa lahat ng tumatangkilik ng Queen's Kitchen. Yes, maraming salamat po. Special thanks din to Direk Leia. And then dito po sa Laguna, Ma'ams, napakasaya po. Thank you so much, Ma'am Si Apple. Thank you so much sa lahat ng royal viewers namin simula pa kanina hanggang ngayon. Thank you so much. Comment lang dyan. Tutok lang. Laguna, Ma'ams. Thank you so much. Okay, so nandito naman ulit si Ma'am Shi Tess upang sabihin ang ating Ma'am Shi Wisdom of the Week. A mother is a woman who shows the light when you see the dark. As a beloved mom, tayo kasi pag alam natin yung pinagdalaanan, tayong unang nasasaktan para sa ating mga anak. So, yes. We know what's best for them. Diba, Ma'am Shi? Oo, at saka ang mga anak, pagka yan ay masaya, kasama nila ang mga barkada, masaya sila. Pero pag yan ay nalungkot, ang unang-unang pumapasok sa isip niya ay ang nanay. Yes, totoo yan. Hinahanap niya ng pagmamahal ng nanay. Talagang kami ay nabitin! Ngunit next week ay panibagong kwentuhan at Ma'am Shi na naman ang ating makikilala sa ating programa. Muli mga Ma'am Shi, maraming salamat po sa inyo dahil simula pa lamang ito ng ating kulitan at kasiyahan. Ako po ang inyong lingkod, Ray Nanay ng Tahanan, Ma'am Shi Jen! Talagang napakasaya ng ating episode this day. Kaya mga ka-royal viewers, nagpapasalamat kami sa aming mga viewers mula kanina hanggang ngayon. Mapa-TV man yan o online, maraming salamat po. Magsama-sama muli tayo next week from 8 a.m. to 9 a.m. dito pa rin sa nag-isa at walang kapantay na cable channel ng Laguna, ang Royal Cable TV6. Ako ang iyong lingkod, Pino Passion, Ma'am Shi Tess! At ito ang iyong programang, Ma'am Shi ang Saya! Ma'am Shi ang Ganda! Ang Laguna Moms! Okay, so Ma'am Shi Mads, saan naman nag-umpisa yung iyong pagiging singer? Ikaw ba ay inborn na singer or bigla na lang na na-discover mo na may talent pala akong ganito? Oo, may talent pala ako. Hindi po, yung lola ko po ay singer na before. Tapos nalabas siya sa tawag ng talent, also sa TV. So nasa lahi. Nasa lahi.
may mga opo, ano. Opo. So inborn as sa dugo. Niya. Pero hindi po po kasing galing niya. Maalam lang po. Naman. Oh, napaka-humble, ma'am. Naman talaga. Siya. Oh, shy type pa rin shy po type talaga. Shy type talaga. Yung gandang yan. Diba? Dapat nilalabas yan, no, ma'am? Diba? Wala naman ang dapat ikasin.